Reklamo na nais mabigyang pansin at magkabilang panig ay mapapakinggan. Programa para sa inyong mga hinaing at magsisilbing tinig sa kahanginan. Tinig sa kahanginan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. At ngayon, ang magsisilbing tinig ng bayan sa kahanginan. Si kasama ni Juan, Ginard Angeles. Good morning. Baya, magandang umaga. Kumusta mga kababayan? Baya, talaga nga naman no na medyo kwan po ang ating haring araw. At siyempre sa lahat din po ng ating mga masugid na taga-subaybay, tagapakinig sa ating pong programang Tinig ng Bayan. At sa lahat din po ng ating mga kababayan na patuloy na nakamonitor. Magandang umaga sa inyo pong lahat, buong South Central at Mindanao. Ngayon po ay 22 ng Hunyo mga kababayan. Araw po ng Martes, taong 2021. At syempre sa lahat din po, yung good morning sir, paki-imbestigahan niyo daw itong Maharlika Foundation isulan satellite base kasi parang pinagkakapirahan nila ang mga miyembro. Mamaya po yan. Saan ang address niyan? At syempre sa lahat din po ng ating mga kababayan na ating mga kapulisan, good morning sa ating mga kababayang PNP. Good morning kay ating provincial director Sir Kinaso. At syempre sa lahat din po ng ating mga kababayang mga miyembro ng Philippine Army, good morning. Sa lahat din po ng ating mga kababayan na dyan po sa may area ng Lambayong Sultan Kudarat. Kumusta po kayo dyan sa Lambayong Sultan Kudarat. At sa lahat din ng ating mga kababayan na dyan sa may area ng President Quirino, good morning, Esperanza, Bagong Bayan, Senator Ninoy Aquino, at dyan sa may area ng Palimbang, area ng Maguindanaon, Mapya, Mapita sa Kanulangon sa mga kapatid nating Maguindanaon. Talagang hindi po mapigilan no yung ating mga kababayang patuloy na nakamonitor dyan sa may area ng North Cotabato at South Cotabato. Marami pong mga magagandang mga balitang dapat nating malaman mga kababayan ha. Lalong-lalo na dyan po sa pamilya ng maalala po ninyo yung sinunog na YBL dyan po sa North Cotabato. Natimbog na po ng ating mga kapulisan o ang ating mga otoridad ang suspect sa nasabing panununog. At ganun din mga kababayan, sa ating update patungkol pa rin sa COVID-19 by mga senior citizen, iba't ibang mga senior citizen sa iba't ibang lugar sa lalawigan by talagang puspusan no ang kanila pong pagpapabaksin.
At syempre mamaya po live ninyong mapapakinggan, marinig ang kapitan ng Pimbalayan na si Honorable Kapitan Kandato, mga kababayan. Alam po ninyo, mga kababayan po natin, doon po sa may area po ng ibang barangay natin dito sa siyudad ng Tacorong at saka South Cotabato, Sultan Kudrata, palagi pong nagpapaalala ang inyo pong mga opisyal dahil po sa pagragasa pa rin ng tubig, mga kababayan. Kagabi po, no? Sa may area ng South Cotabato, talagang yung tubig, mga kababayan, ay talagang mga kwan itong ating mga kababayan dyan po sa may area ng South Cotabato, naging alerto sila dahil sa pagtaas pa rin po ng tubig sa may ilog. At syempre, good morning talagang. Good evening po sir, kawawa po talaga ang trabahador sa barangay hall ng Pimbalayan na hindi nasahuran ng 4 months. Tingnan po ninyo yung kagagawa na ni Engineer Katahay dahil siya po ang subcontractor. Good morning sir, marami po dito sa mamali, marami pa rin ang hindi nagsusuot ng face mask, kawawa ang BHW. Naglilibot, nagsasabi na magsuot ng face mask, siya mismo walang suot na face mask, paano paniwalaan? Tama naman yan. Kung kayo ang nagpapatupad, dapat kayo muna ang magsuot. Good morning po at good morning din po sa lahat ng taga Siniben, Lambayong, lalong-lalo na sa lahat ng taga Paking 66 at kay Kapitan Ali Bigkog. Sana naman po ay magkaroon ng office supply ang Barangay Hall office po dahil may kumuha po ng Barangay Quarantine Pass. Sila pa po ang bumili ng bond paper, nasaan na po ang budget ng barangay. Ito na. Hala. Kaya Kapitan Bigkog. Good morning po. At okay. Bigyan ng aming... Okay. At sa lahat din po ng ating mga kababayan, itong mga taga tapos na po yan. Okay. At pagkakaalam ko, yung problema nyo sa Lapanday noong nakaraan pang taon ito, tanungin nyo yung mga kasamahan ninyo dyan. Parang pagkakaalam ko po ay naariglo na ito dyan sa inyong mga kasamahan. Hindi ko lang alam ha, ito po ay parang tanungin nyo lamang po yung mga grupo ninyo. Yung pong nagre-reklamo patungkol pa rin po sa Lapanday, ilang halos sa isang taon na po yan. Matagal na po yatang tapos yan. Sa mga kasamahan nyo, tanungin ninyo yan. Justice doon sir, sa pag matulungan nyo. Okay. Ano yon? Bagong issue po ito. Okay, bigyan nyo ako ng mga supporting documents ninyo dyan. Para pwede nating matulungan yan. Good morning sa lahat ng mga taga-barangay, yung mga mababait na. Good morning sa mga mababait na mga taga-barangay Katitisan. At dyan po sa may barangay Kapingkong, Machupong, good morning.
Sa inyo pong lahat, sa lahat ng barangay ng Lambayong Sultan Kudarat, kumusta na yung mga patuloy na magpapapili diyan, oh? Malapit na po ang halalan. Pero gusto ko ring ma-meet itong si Kwan ba? Gusto kong makita ito ba, ha? Yung anong pangalan yon? Yung isang tatakbong mayor din dyan. Gusto rin nating ma-meet ito, eh. Makita ito, eh. Kaso lang, saan ba ito hagilapin? Dyan man daw ang bahay niya rin sa Lambayong, eh. Si anong pangalan nun, ha? Yung dating highway patrol, magiging katunggali ng ating alkalde dyan at isa pa. O, yung takurong naman, sino kaya ang magiging tatakbo dito bilang babangga naman sa ating kasulukuyang nag-assume na alkalde sa siyudad ng Takurong? Babalik kaya ang katanungan ng mga iba ay babalik kaya si Lichun Sito? Baya yan ang hindi ko masure kung babalik si Lichun Sito, mga kababayan. Kung babalik, babalik ka rin, babalik ka rin. Yan. Kung babalik si Lichun Sito, sino naman ang magiging vice mayor niya? Maraming mga haka-haka, marami akong naririnig. Sabi nila, maganda sanang maging vice mayor si Honorable Poblacion Kapitan Jose Binglim. Totoo kaya yan? Yung mga chismis sa palibot? Yan ang mga tanong na hindi natin ma-confirm sa inyo, mga kababayan, na mga nagtatanong sa atin kung totoong tatakbong vice mayor itong si Jose Binglim. Sige lang, hayaan ninyo at pipilitin natin na magkipag-kwan din kay Kapitan na Jose Binglim. Kung talagang tatakbong vice mayor ito ng Takurong. Kasi lumalabas, eh, mga kababayan. Hindi ko po ito kwan, ha, pero yan po ay naririnig lang natin at lumalabas, pero hindi ko sure. Mga kababayan, eh, kung si Kapitan Binglim noong unang panahon nung nag-uusap kami, sabi niya, wala akong ambisyon, sir, sa mataas na posisyon. Masaya na ako dito sa pagiging barangay chairman. Total, napapaganda at nagagawa ko naman ng maayos ang aking tungkulin at mga programa sa barangay. Yun lang ang pangarap niya, eh. Pero yung mga sinasabi niyo sa akin at tinatanong ninyo sa akin, mga kababayan, hindi ko po yan kayang sagutin sa ngayon. Pero kung gusto po ninyong sagutin, tulungan po ninyo akong alamin yan. Beryong Abilyera. Ah, okay. Okay, salamat kasamang Bagwis. At sa lahat din po ng ating kababayan na yung mga hindi pa po nagpapabaksin na mga senior citizen, dyan po sa bayan po ng Lambayong ay may mga kwan po sila ngayon, ha? Yung kwan po sila ng schedule po sila para sa mga second dose daw yata ng vaccine sa mga senior citizen natin. Oras sa buong Pilipinas, mga kababayan, abay good morning, ha? Kay Dan Vulcanizing. Diyan lamang po yan sa harapan po ng Security Bank of Takurong. Pwede po ninyong makita po dyan, mga kababayan po natin, ang Dan Vulcanizing. Kay paring Dan, dyan po sa may harapan po ng Security Bank. Papunta po yan ng Coronadal City. Kung gusto po ninyong magpa-change oil, magpa-change tire, pa-change ng battery, mga kababayan, magpa-repair ng under chassis, ha? Pwede po ninyo silang puntahan dyan.
Sadan vulcanizing, mga kababayan. May mga bago silang tire, may mga bagong battery. Abay, kumplito rin po sila dyan. Ha? Kung gusto rin po ninyong magpa-change oil, nandyan po, mga kababayan. Sa murang halaga, siguradong servisyong maganda na iyong inaasahan, Dan Vulcanizing. Abay, talagang kwan po, no? Yung ating pong mga kababayan dyan sa may area ng North Cotabato, ay nako, malaki ang kagalakan, mga kababayan, no? Dahil sa... dahil nahuli na ng ang mastermind nitong pampangbumumba o pampapasabog ng isang unit ng YBL noong nakaraang Enero 27 rin. Yung pagsunog yung mga kababayan ng noong nangyari noong Hunyo Atres, abay, kung saan ay may mga nasunog, abay, nahuli na po ng ating mga kapulisan sa may area ng North Cotabato na kinilala ang suspect, mga kababayan, na si Ali Akbara. May 38 anyos, may asawa at residente ng Barangay Patadon, Kidapawan City, mga kababayan. Inisyo ang warrant of arrest alas 5 ng umaga noo sa Purok 3, Barangay Isa, Pandataon, Kidapawan City, kung saan ay dubling kaso ng double murder at multiple prostitute murder ng mga kababayan ang ginpa baba at inisyo naman ni Branch 22 Regional Trial Court 12 Judicial Region na abaya talagang magpasalamat po kayo sa mga otoridad po ninyo dyan. Dahil nabigyan po ng solusyon ang naging kapalaran itong mga ibang kababayan natin na sakay ng yellow bus noong mga nakaraang mga linggo. Ngayong taon din po yan, noong June, Hunyo, Atres. Na-recover din, mga kababayan, or nakita sa bahay ng suspect ang ilang pampasabog at isa sa mga gamit or flag ng ISIS, mga kababayan. Marahil ito po ay miyembro ng ISIS, na nag-ooperate or itong nag-kwan po dyan sa nasabing lugar. Talagang hindi pa rin palulupig yung iba, no? Hindi talaga maghinto hanggat hindi na, kwan, mga kababayan, hanggat hindi na uhuli yung ating hindi at titigil at mahuli itong mga gumagawa ng mga ganitong bagay. Dapat lang naman talaga natutukan ng ating kapulisan, tutukan ng ating PNP itong mga bagay na ito dahil malaki po ang pinsala na idinudulot nila or ibinibigay nila sa ating mga kababayan. Kasi kapag ka hindi po yan matigil, hindi po yan kon, mga kababayan, abay, hindi naman po titigil itong mga ilang mga miyembro at kawani ng mga masasamang elemento, mga kababayan. Talagang tama po yan, mga kababayan, na. At alam po ninyo, mga kababayan, yung mga ibang kasama niyan, kung marami pa sila, dapat sumuko na sa gobyerno. Sumuko na sa ating pamahalaan.
Kasi wala pong mangyayari sa inyo, mga kababayan. Kung hindi po kayo mahuli, mamamatay po kayo dahil manlalaban po kayo. Kung pababayaan naman po kayo, baka mamaya makapagkuan pa kayo ng lagim. Baya, yan po ang kuan natin dyan sa may area ng North Cotabato. Sa may South Cotabato, mga kababayan, baya isang preso ang nakatakas sa may provincial jail, mga kababayan. Ang masama pa nito, yung nakatakas na preso, abay positive, mga kababayan, na may COVID-19. Ngayon, kung yan po ay pababayaan, kung hindi po yan mahuli ng ating mga kapulisan, hindi po maibabalik sa provincial jail, kawawa naman po yung mga makahalubilo or kukop-kop nito sa kanya dahil isa po siyang COVID positive, mga kababayan. Ha? Kahapon po yan. Pero kung titignan po natin, dahil sa hindi po pagtigil, siyempre, maraming maalarma. Talagang may mga kababayan natin na talagang nag-report din sa ating mga otoridad. At naibalik ang nasabing priso na positive dyan po sa may South Cotabato Provincial Jail. Nahanap ito sa may bayan ng Pulumulok, South Cotabato, kung saan ay nakatakas sa nasabing kulungan. At nung nasa isolation, mga kababayan, itong si inmates na si Reggie Tricia na tumakas sa isang isolation na facilities para sa mga nagkaroon ng virus. Si Tricia ay naiulat, mga kababayan, kung saan ay araw ng Linggo noong tumakas ito sa facilities ng South Cotabato Provincial Jail, Provincial Hospital, mga abyan. At ito ay humaharap sa kaso ng Republic Act 9165 o anti-drugs, mga kababayan. Ay, kung titignan ninyo ang provincial government ng South Cotabato sa pamumuno ni Rinaldo Tamayo, ay nagpasalamat umano sa mga otoridad dahil nahanap itong tumakas na COVID positive, mga kababayan. Ay, na lang. Kung kwan mo nga naman, oo. Sabay, kung hindi ito, kung napabayaan lang ito, hindi natin alam kung ilan ang pwedeng mahawaan. Oh, totoo. Kung nahawaan ito, mga kababayan, hindi natin alam kung ano at ilan ang pwedeng mahawaan ito. Pero kung walang COVID positive ito, bao, sigurado, tuntun ito sa bukid. Kaya't walang kumupkup, kahit pamilya niya, ayaw niya rin kupkupin kung halimbawa man na positive ito.
Ay, alangan na magkukupkupin mo yan. Kung positive yan, di pati ikaw, nadamay na. Sa halip na wala kang COVID positive, abay magkakaroon ka ng COVID mga kakababayan. Dahil sa pagkupkup mo sa taong yan. Tama naman na nahuli lang. Ha? Maganda ang mga accomplishment ng ating PNP. Maganda ang accomplishment ng ating kapulisan sa iba't ibang lugar ng Region 12. Talagang masasabi mo na good job, mga kapulisan po natin. Daya, good morning din sa ating Chief of Police ng Takurong na si Sir Maganto, mga kababayan. Maraming salamat, Sir Maganto, sa agaran at mabilis din pong pag-aksyon sa mga pinaparating po namin sa inyo. Okay. Kahapon, napag-usapan po natin, mga kababayan, ang pagsusuot ng face shield na idiniklara po kamakailan ay pinapatanggal na ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagsusuot ng nasabing face shield. Pero ngayon, mga kababayan, kagabi ay muling nagpalabas ang mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ibalik muli ang pagsusuot ng face shield dahil hindi pa daw napapanahon dahil sa mas matapang na Delta variant, mga kababayan, ang kumakapit or nag-iikot ngayon sa ating pong bansa. Mas matapang kaysa sa dating COVID-19. So, kailangan wala tayong magawa. Ang sabi ng Pangulo, noong nakarang araw, tanggalin na dahil gastas, pabigat, sagabal lang. Pero kahapon ay ipinalabas, ipinapabalik ang pagsusuot ng face shield, mga kababayan, sa pampublikong mga lugar. Ay nalang, hindi mo na talaga alam kung ano ang kwan, mga kababayan. Nagbigay din ang babala ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasabay ng kanyang pagsabi, mga kababayan, na ibalik ang response or yung kwan ng ang face shield. Abay, nagbabala rin ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi ang mga hindi susunod sa mga kautusan ng korte pagdating sa quarantine protocols. Sinabi ng Pangulo sa kanyang lingguang talk to the people na bahagi ng national interest ng pandemic response ng gobyerno. Bay, dapat lamang kung tutusin, mga kababayan, dapat ikuan talaga itong pagpapatupad ng ating mga quarantine protocol or yung tinatawag nating health protocol sa mga quarantine facilities. Nagkaso ng Delta coronavirus variant to?
nagtala na ang ating update sa buong bansa, no? By nagtala na ng Department of Health ang karagdagang apat na kaso ng Delta. Oh, na malaki oh, umaabot na ng 1 billion, no? Coronavirus variant dahilan para sa para sumipa ng kabubuang infeksyon nito, mahigit na 1 billion, no? Ang laki. Ang Delta coronavirus variant na una nang natukoy sa India noong Pebrero ay pinaniniwala ang nasa 60% na mas nakakahawa at nagdudulot ng mas malalang sintomas kumpara sa Alpha B 1.1.7 variant na unang na-detect ng United Kingdom, mga kababayan. Baya unang nagbabala ang health spokesperson Maria Rosario Virgere na sa mga ospital na aasahan na ang pagdagsa ng pasyente ng COVID-19 na sa oras na kumalat ang Delta variant, mga kababayan. Kung mababatid na ang 3 mula sa 4 na karagdagang Delta variant na kaso, ay may mga Pilipino dito, mga kababayan, kung saan matapos umanong ma-detect ang virus ay agad silang na-isolate sa may South Korea papuntang Pilipinas noong June 3. Ay na lang, kung titignan mo nga naman, oh, ha? Mahirap kasi. Mas matapang kaysa dati. Ha? Amakin po ninyo. Kung kakapitan ka nitong nasabing virus, mas isog siya. Isog ni Baya. Ha? Gusto niya ba na isog ni Baya? Sasabihin sa iyo ng virus na ay na lang, huwag ka pa sa kalingkingan ko, COVID ah. Mas isog ako ya, mas nami ang naghimo sa akon, mas kusugid. Te, kung yan ang kwan ninyo. Good morning kay Ma-Honorable Katrina Florida Sandigan. Happy birthday po, Mayora ng President Quirino. Yung pong mga nagtatanong, ha, ilang beses na po niya sinasabi sa inyo kung ano ang mga kailangan kung kapag kayo po ay babiyahe, abay gamitin po ninyo. Kumuha kayo ng mga inyong quarantine pass, ipakita yan sa checkpoint. Kautosan po yan dahil at magwag po ninyong kalimutan na magdala na rin ng inyo pong mga face shield para hindi kayo sagabal. Kung titignan mo yung pagdeklara po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mananatili itong mandatory na pagsusuot po ng face shield para sa parehong indoors at outdoors, mga kabyan. Baya kung kinumpirma na po ni spokesman Harry Roque, ang kautusan ay bilang tugon sa pagkuhan po ng ating pagsusuot ng P-Shield, mga kababayan. Bay, ayon kay Rookie, ha, mga kababayan, ito ay taliwas, no? Na naunang, yan po, yung inaamin po, mga kababayan, ng Malacanang na itong naging pahayag ngayon ng Pangulo na manatili na magsuot ng face shield, mga abyan, ay talagang kailangan sa indoor at sa mga lugar, pati sa ospital, paaralan, sa trabaho, sa commercial establishment, public transportation,
terminal at place of worship. Ibig sabihin, place of worship, yung sa simbahan. Kung magkakaroon kayo ng pagtitipon, halimbawa, simbahan, kung may mga namatayan, mayroon kayong Bible service ba yan? Yan, pwede rin po yan. Kailangan ninyong magsuot, yan pong sinasabi niya or sinasabi po ng ating mahal na Pangulo. Pero dahil sa apila rin ng Interagency Task Force, ang paggamit ng P-Shield ay obligado rin sa mga enterprises. Oh, yun po, nabanggit ko po kanina na mga lugar, mga kababayan. Sasagot si Balaba sa iyo. Ipanawagan mo, sir. I'm here sa Palumbi. Harapin niya ako. Okay. Wala namang. Inahamon ko si Barangay Captain Balaba. Kung gusto po ninyo, Barangay Captain Balaba, bukas po kayo. Kaya pa naman dito sa oras ko live dito sa ating himpilan, o kaya pwede rin po. Tawagan po ninyo ako, mga kababayan natin dyan sa may Barangay Palumbi, upang balansin po natin. Okay, good morning, sir. Tanong lamang po, sir, magkuha ka ng voter certification, kailangan pa pala ng magbayad ng 100? Bakit daw? Para saan daw yung saan daw yung kan? Saan daw yung mapunta yung 100? Parang wala ka naman dapat babayaran diyan eh. Saan daw mapunta at pwede bang yung nagkuhan nito sa akin, pwede bang i-forward sa akin yung resibo at itatanong natin sa Comelec para kung talagang may babayaran kayo, di obligasyon. Pero hindi ko lang alam ha, kung saan mapupunta yung 100 pesos, tapos sobrang kalaki naman yan. Bond paper nga lang kailangan nila dyan, magkaano lang ang bond paper, kuhan lang naman yan. Tag 200 plus yata. Oh. Sa isang piraso, kung 100, ilang pieces yan? Sobra 500 yata. Di kung tag 100, laki ng kita nila, no? Saan kaya mapunta yan? Okay. Mga kababayan, kahapon, gaya po ng sinabi ko, may mga ilang issue na ibinabato kay Honorable Kapitan ng Pimbalayan. At subukan po natin na bigyan ulit ng pagkakataon dahil may recorded sana tayo sa kanya, kaso lang hindi natin nakuan yung recorded. Pero nasa kabilang linya ang Barangay Kapitan ng Barangay Pimbalayan. Unang-una, ang issue na kailangan niyang sagutin, ano ba ang ginagawa niya bilang kapitan? Hindi ba niya na sikaso o itong barangay hall dahil may mga reklamo dyan? Pangalawa, yung pong issue patungkol sa kanyang barangay na patuloy daw ang bilihan at bagsakan ng illegal na droga. Nasa kabilang linya si Honorable Barangay Captain ng Barangay Pimbalayan. Magandang umaga sa iyo, Kapitan Barangay Captain ng Barangay Pimbalayan, Kapitan Kandato. Yes, kasamang Gennard, isang napakagandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig dito po sa Radyo One ngayong umaga. Okay. At dahil gusto po natin, Kapitan, na maging balanse ang ating pong pagbibigay itong solusyon, itong mga reklamo dyan sa inyo pong barangay, ay uunahin ko na pong bubuksan ang issue ng inyo pong barangay hall. Ano po ang naging problema dyan na Barangay Kapitan Kandato? Bakit nila yata napabayaan ng engineer dyan po sa nangyaring pag-aayos ng barangay hall ninyo, Barangay Kapitan Kandato? Well, napakagandang katanungan po yan, kasamang Gennard.
Nagpapasalamat po ako sa inyo at sa lahat po ng nakikinig kung bakit ang Barangay Hill po natin ay hindi po natapos ngayon. Pagamat ito po ay nagsimula noong February 27, 2020 at doon po nakalagay ang constructed po ng 130 days. Mm. So, maganda po yan sapagkat ilan sa mga labor natin po na lumapit po sa atin na ang reklamo po nila ay hindi po nila nakuha ang kanilang sweldo doon sa pagtatrabaho nila. Magpo 4 months ate or 4 months ang sinabi sa atin kung hindi ako nagkakamali at mayroon pang binanggit na that is 29 days na pinagtrabahuan nila noong December po, 2020 pa po yun. Mm. So, sa akin naman po, itong Barangay Hall ay nagpapasalamat po kami sapagkat ipinaalam po sa amin, nabibigyan po kami ng Barangay Hall dito po sa Barangay Pimbalayan. So, napakalaking proyekto po yan para sa mga mamamayan po, constituent po natin dito po sa Barangay Pimbalayan. Well, ako po ay nagpapasalamat sa inyo kasamang Gennard upang sa noon ay magpatulong-tulungan po natin kung bakit ano po ba talaga ang dahilan. Pero yun po ang alam ko ay tungkol po sa labor. Pagamat nakikita mo naman po namin na lahat ng mga equipment ay nandun na rin po naka-intact sa loob ng ating two-story barangay hall. Ngunit wala po yung mga laborers po natin o rin kayong mga trabahante natin. Okay. So, tanungin ko, Kapitan, sino ang contractor dyan? Tama ba yung sinasabi sa akin na si Engineer Katahay ang subcontract? Opo, kasamang Gennard, sila po ang subcontractor. Hindi naman po sila yung contractor dyan, pero yun sila po yung... Subcon. Contractor, dalawa po sila ni Ma'am Aida Sulaiman at ni Engineer Katahay. Oh, yeah. Okay. Actually, itong si Ma'am Aida Sulaiman, yan din po ay nakakonek kay Engineer Katahay. Tama ba? Opo, kasamang Engineer. Okay. Kapitan, matanong ko po kayo ha. Ito... Pasensyahan po. Tatanungin ko po kayo. Uso kasi po ang SOP. Kapag may mga proyektong dumarating galing sa engineer, kayo po ba dyan sa barangay o kayo bilang kapitan, may tinanggap po ba kayo? Kaya hindi po kayo basta-basta nakakapagreklamo? Well, kasamang Gennard, ako ay nagpapasalamat po sa napagaganda niyong katanungan. So, ang mga proyekto po natin sa ating barangay na dumarating po ay hindi po lingid sa ating kalaman. Na nising po sintabos po ay wala po tayong tinatanggap o natatanggap sa mga proyekto po na ibinibigay sa atin. Unang-unang po ay nagpapasalamat po tayo sapagkat malaking bagay po yun na bibigyan po tayo ng isang proyekto para sa ating mga constituent. Mm. So ako naman po, baliwanag po yun kasamang Gennard na wala po tayong tinanggap ni 5 centavos po. Mm. Okay. Yung mga tao ba na mga libor na yan ay taga dyan mismo sa inyo pong barangay? Opo, yung iba po kasamang Gennard ay meron po dito sa Barangay Pimbalayan na labor po ng ating two-story barangay hall kung bakit po nalalaman po natin sapagkat sila po ay lumalapit sa atin at sila po ay nagpapatulong kung paano po nila may pagpapatuloy ang kanilang trabaho dyan sa two-story barangay hall at kung paano po nila makuha yung kanilang mga sweldo. Hindi ba nagkikipag-ugnayan sa inyo si Engineer Katahay pati yung isa na nangontrata dyan sa nasabing building? Well, kasamang Gennard, actually, wala naman pong ganun na nangyari. And then, actually po, mayroon na po silang mga commitment na sinasabi nila itong buwan na ito, itong pitsa nito ay dapat natapos. O kayo, kami naman, dito sa Barangay Pimbalayan ay umaasa po kami sa lahat ng sinasabi nila na ganitong pizza, tulad po nung hindi ako nagkakamali, nung May po ng katapusan,
ay nagbigay po sila ng announcement or promise sa amin na tatapusin po nila. Ngunit yun po ang nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ay nakatiwangwang at sana po dalangin natin na hindi po tayo magaya sa isang sa mga ibang barangay na hindi po natapos yung kanilang mga ito istorya ng barangay hall. Okay, Kapitan, at nakita natin na talagang yung lugar o yung barangay hall ninyo talagang nakatiwangwang. So ibig sabihin, itong engineer na wala namang kakayahan na tumapos ng isang proyekto, dapat ito ay hindi ito pinagkakatiwalaan na dahil unang-una, mga taga DPW at sa dyan namang galing sa inyo, dapat ito po ay hindi ninyo basta-basta nga kung i-monitor nga po ninyo ito kung ano ang problema DPWH upang sa ganon ay mapansin at matapos ang programa ng ating kung di ako magkakamali, programa pa ni Congressman Suwarto Teng Mangudadato at dat ngayon ay governor ng Sultan Kudarat. Tama po ba? Parang ganun ata kasamang junior. Yun po ang pagkakaalam ko. Okay. Kaya't, Kapitan, ito bang engineer ay sa palagay mo ba? Kasi nung nakarang araw, pinuntahan ko po ang kanilang tahanan para kunan ng side or kunan ng panig bago sana natin pag-usapan dito. Kaso lang, itong si engineer, wala naman daw dyan sa kanilang lugar. So, ano ang pakikwad po ninyo dahil 100, kung hindi ako magkakamali ha, nakita ko po sa proposed project ang calendar of days ay nasa mahigit 3 buwan. Sabihin na lang natin, 4 na buwan, may paaman. Tama po ba, Kapitan? 130 days? Opo, kung isusumala po nating kasamang Ginard ang 130 days working days, so that is 4 months and 10 days. Mm. Kasi 4 months is 120, kung di ako nagkakamali, plus 10. So maging 130 days po kasamang Ginard. Okay. So ngayon, Kapitan, ano ang panawagan ninyo kay engineer na engineer Katahay? Taga saan ito? Taga Lambayong ba ito, engineer? Kapitan? Opo, kasamang Ginard, sila po ay taga populasyon po ng Lambayong. Tignan ninyo, engineer, dapat bigyan naman ninyo ng kwan ito, engineer, kasi taga Lambayong pa pala kayo eh. Pinagkatiwalaan pala kayo eh, tagalambayong pa kayo, kayo pa ang gumagawa, ano ba yan? Pati yung mga labor mo, pinabayaan mo. Diba, hindi ba ito kapatid ng tumatakbong sangguniang bayan dyan sa bayan ng Lambayong? O kamag-anak? Well, kasamang Ginard, yun po, tama po yun. Nabanggitin yun na kapatid po noon ating butihing sangguniang bayan na si Noel Katahay. Okay. Yung Ginard. Okay, baka manawagan tayo kay Noel Katahay, baka makatulong yan balang araw eh, baka may plano siyang bumalik ng kwan eh, baka makatulong din yan para maibsan at mapadali yung trabaho diyan. Okay. Kapitan, next kwan tayo issue. Kayo daw po ay nagiging pabaya bilang barangay chairman dyan sa barangay Pimbalayan dahil sa pagdagsa ng mga illegal na droga dyan sa inyo pong barangay na ibinabagsak itong mga drugista. Tama po ba or mali? Kasamang Ginard, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakagandang katanungan po yan. At nagpapasalamat din po ako kung sino yung nag-text po sa inyo. So sa akin po ay mga ganyang impormasyon, kung sakasakaling totoo po yan, ay pinapasalamatan ko po yung isang tao na sinasabi natin na may concern, kumbaga sa ating barangay Pimbalayan. So po lingid sa ating kalaman, itong barangay Pimbalayan ay tayo po ay nasa boundary po, baliwanag po yan, na kalapit lugar po natin ang munisipyo po ng SSB Sultan Sabarong Mangindanao at sa lipada kay Pindaton.
So, kung mga ganyan man kasamang Ginard, siguro dyan sa boundary po natin nangyayari yan. So, sa pamamagitan po ng pagkikipagtulungan, ay siguro hindi lamang po dito sa part ng Sultan Gudarati yung mga ganyan isyo, kung hindi po magtulungan ang part ng Maguindanao, ay hindi po natin masusunod kung sakasakaling totoo po yung mga isyo na ganyan. Sapagkat maliwanag po kasamang Ginard na hindi po tayo pabaya sa mga ganong mga allegation or mga ganyan information. Kung kaya't maliwanag po yan kasamang Ginard na hindi po natin napahintulutan yung mga ganyang illegal na gawain dyan po sa barangay Pimbalayan. Okay. At may mga ilang katanungan na Kapitan. Ito sasamantalahin ko na po dahil may mga ilang katanungan sa inyo pong barangay. At nagtatanong kung saan daw napupunta ang ira ng barangay. Opo, napakagandang katanungan po yung kasamang Ginard. Ito pong ira po natin ay nakalaan po ito sa mga proyekto po natin diyan sa Barangay Pimbalayan. Hindi naman po natin siguro, hindi po pwede na pagbulag-bulagan po tayo sapagkat nakikita naman po ang samahan ng Barangay Pimbalayan, lalo-lalo na po ang barangay official, na kung saan ay nakikipagtulungan po sila sa paggawa po ng ating mga proyekto. Marami na po tayo mga proyekto na nagawa po dito po sa Barangay Pimbalayan. Okay, pwede nating malaman, Kapitan, kung una, bigyan niyo ako ng tatlong proyekto na pwede nating masabi na tinatanong ng ating mga kabarangay dyan sa Barangay Pimbalayan na kung saan napunta ang ERA, kahit tatlo lamang po. Well, napakagandang katanungan po yan kasamang Ginard. Ang unang-una pong may pagmamalaki ko po sa inyo ay ang problema po ng ating paaralan maging ang Pimbalayan Elementary School at ang Pimbalayan National High School ay kailangan po nila na mabakuran ang paligid nito sapagkat ito po yung tamang paraan upang sa ganun ay maiwasan po natin yung mga bagay-bagay na nandiyan po sa loob ng ating paralan na hindi po mawawala. So yun po ang ginawa natin. Ginawan po natin ang school fence at yun po ay natapos na rin po doon sa Barangay Pimbalayan Elementary School. At doon sa Barangay Pimbalayan National High School ay kasalukuyan pong ginagawa sapagkat sila na po yung nagpatrabaho yung mga guro po ng Pimbalayan National High School. Pangalawa po ay ang ating MRF, Material Recovery Facilities, ay ang pagtatapunan po ng ating basura sapagkat hindi po lingid sa ating kalaman na dito po sa munisipyo po ng Lambayong. Siguro kung matapos po ang proyekto natin na pagtatapunan po ng basura, unang-una po ang Barangay Pimbalayan na nakagawa po ng MRF na legal sapagkat may mga papilis po yan. Pangatlo po na may pagmamalaki po namin sa inyo ay ang ating box culvert. Nandiyan po sa Yellowbell at doon po sa kung saan nakatayo po yung ating MRF or pagtatapunan po ng basura. Na yun po ang maging tulay ng mga taong tumatapon o magtatapon ng ating basura kasamang Ginard. Okay, isa-isa ko na naman po kayong tatanungin, Kapitan, sa inyo pong proyekto para naman maklaro nila yung mga kababayan po ninyo, kabarangay po ninyo, kung yung era na tinatanong nila. Unang-una, Kapitan, ang school ba ay... yung sabi po ninyo kanina, kayo po ang nagpabakod, tama? Opo, opo, kasamang Ginard. Okay, ito po bang school na ito ay, kuan po ng, yung area po ba ay, kumbaga, naikuan po natin, na identify po natin na ito po ay pera ng barangay or donation ng barangay. Ano po ang kuan yan? Opo, doon po natin kinuha kasamang Ginard sa ating 20%.
Paliwanag po yun na nanggaling po sa ating 20% ang lahat po ng binanggit kong proyekto. Okay. Mayroon din ba naging counterpart ang PTA, ang association ng paaralan ay dinagdagan nyo lamang po or talagang kayo, sarili ninyo na kwan ng pera ng barangay ang ginamit po dyan? Opo, kasama nga Ginard, maliwanag po yan sa pamamagitan po ng pagkikipagtulungan sapagat malawak-lawak pa po yan. At yun po ay pinagtulungan hindi lamang itong taon na ito, kundi ang mga nakarang taon. Nagbirige rin po ang ating PTA at yung member po ng Purpose at yung barangay po. So malawak-lawak pa po yung hindi pa po natin nabakuran. Ngunit hanggang tayo po ang barangay captain sa barangay Pimbalayan, ay hindi naman po tayo ang nanangako, ngunit gagawin po natin ang abot ng ating makakaya na sana po ay mabakuran lahat kwadrado yung Pimbalayan Elementary School at saka Pimbalayan National High School po. Okay. Pangalawang tanong, yung pong binanggit po ninyong basurahan kanina, ito po ba ay basurahan ng LGU or basurahan po na para sa barangay lamang? Opo, maliwanag yun na nabanggit ko kanina kasamang Ginard na ito po ay para lamang po sa barangay po natin, sa barangay Balayan po. Yun po ang nabanggit kong MRF ay kasi lahat po ng barangay ay alam po na ginarequire yan, nagagawa po ng MRF, ngunit kami po sa barangay Pimbalayan ay yun po ang aming MRF sa barangay Pimbalayan po. Okay. At Kapitan, papaano naman yung pangatlo, ano yung pangatlo ninyo kanina? Box culvert to, Box culvert. Ilang kwan po ninyo sa mga kanal na kwan po dyan sa inyo pong barangay inayos, anong mga lugar? Una-una po yung Purok Yellow Bell. Pangalawa po doon sa may Purok Rosal kasamang Ginard. Okay. At huling katanungan, Kapitan, kumusta naman kaya ang inyo pong barangay road? Lalong-lalo na ngayon po ay tag-ulan. Kumusta naman po ang inyo pong pag-aalaga sa mga kalsada po ninyo dyan sa barangay? Opo, napakagandang katalungan po yan kasamang Ginard. Ngayon po ay tag-ulan. Hindi pa po natin maasikaso yung mga daanan po natin sapagkat kung tatambakan po natin yan ay patuloy pa rin yung ulan, parang baliwala rin po kung madadaanan ng malalaking sasakyan. So ang nangyayari po ay mas lalong nagkakaroon ng puting, ngunit pagkatapos nitong rainy season ay amin pong i-implement ang inyo pong naitanong na road maintenance po. Okay. Sa tatanungin ko po kayo, Kapitan, sa road maintenance po ba ninyo, anong quarter ito na ilagay? Kasi sa mga barangay, yan po ay halimbawa, sasabihin ng iba kasi yan ang katanungan ng karamihan, ito po ba ay naiakma sa first quarter, second quarter, or third quarter para maintindihan po ng mga ibang mga tagapakinig po natin, lalong-lalo na sa mga nagtatanong patungkol itong road maintenance sa iba't ibang mga barangay. Gusto ko pong iklaro dyan sa inyo pong barangay saan naiakma at naitaon sa first, second, or third, or fourth. Kasamang Ginard, napakagandang katanungan po yan. Dito po sa barangay po namin, sa barangay Pimbalayan ay nakalagay po sa ang specific po na ano is first quarter, second quarter, third quarter at last quarter. Depende po yan sa budget po at kailan po namin i-implement yung RM po na inyo pong nabanggit kasamang Ginard. So ibig sabihin every quarter mayroon talaga kayong road maintenance na nilalaan na Kapitan? Opo, nabanggit ko po sa kasamang Ginard, correct po lang po, hindi po na specific sa first quarter second quarter, pero doon po sa first, second, third, and fourth quarter po ang ating road maintenance. Pasok naman tayo, Kapitan. Kumusta ang pag-i-implement ninyo sa ating
ipinalabas na EO ng ating mahal na provincial governor dyan po sa inyo pong lugar, lalong-lalo na sa mga boundaries po natin? Well, unang-una po kasama ng Ginard, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na governor ng Sultan Kudarat, na si Honorable Datuteng Mangulata Dato Alhas, sapagat mayroon pong ibinigay na executive order noong June 1 po hanggang ngayong June 30, kung hindi ako nagkakamali, at kung hindi po ito ma-extend hanggang kakatapusan po nitong June. Bagamat, opo, tama po yun kasamang Ginard na ang executive order na paloob po doon ay ating pong pinagtutulong-tulungan kasama ang barangay official, mga BPATS, dito po sa barangay Pimbalayan kung paano po natin i-implement ito mga napaloob sa ating executive order. Ngunit ako po ay nagpapasalamat sa ating mga constituent dito sa barangay Pimbalayan sapagkat hindi naman po silang mahirap pakiusapan. Ang ibig kong sabihin ay napapakiusapan naman po sila at atin po ding ipinapatupad kung ano man po yung mga health protocol na ipinagkalubog o binigay sa atin ng ating mahal na governor sa ating executive order kasama ang Ginard. Okay. Ilang porsyento na rin po ang naibigay ninyo para sa home quarantine pass dyan sa inyo pong lugar? Well, depende po yan sa household kasi doon ang binabasihan po namin. So, nandun na po sa aking secretary. So, hindi ako nagkakamali, sobra 800 po ang aming household dito po sa Barangay Pimbalayan. At dito po ay may mga pangapangalan na ang mga household po na bawat isang bahay po ay isa lamang po ang makakuha ng ating quarantine pass po kasama ang Ginard. Okay. Ilan naman, Kapitan, ang dyan po sa iyo pong barangay ay kumusta naman ang palisiya ng barangay patungkol sa mandatory na pagsusuot ng face mask dyan sa inyong mga kababayan sa mga lumalabas or kumpol-kumpol? Opo, salamat po kasama ng Ginard. Maganda po yan na katanungan sapagkat yun po ang aking pinapasalamatan sapagkat yung nabanggit ko po sa inyo kanina na hindi naman po mahirap pakiusapan ang ating mga constituent dito po sa Barangay Pimbalayan at wala rin pong nangyayaring mass gathering kasi mahigpit po natin ipinagbabawal yung kasamang Ginard. So yung mga protocol po natin na laging magsusot po ng face mask, kami po sa Barangay Pimbalayan ay napag-usapan po namin sa aming council na kung sino po ang lalabag sa nasabing protocol pagsusot po ng face mask ay may penalty po yung sinasabing home services dito po sa Barangay Pimbalayan kasama ang Ginard. Okay. Kapitan, panghuli, ano po ang mensahe po ninyo kay Engineer Katahay at ano ang mensahe po ninyo sa inyo pong mga nasasakupan dyan sa Barangay Pimbalayan? Well, isang napagagandang umaga po uli kasama ang Ginard. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat meron na nga po tayong two-story barangay hall ngunit hindi pa po natapos. So, pagkakataon po ito, kung sakasakaling nakikinig man ang aking kaibigan na si Engineer Katahay, ako po ay nananawagan sa inyo at ipinalaywanag ko lang po ang ating side na baka iniisip po lang kasi ng ating mga constituent na tumatanggap si Kapitan ng porsyento dyan po sa pagpapatayo ng ating two-story barangay hall. Kung kaya't maliwanag po yan. Na nising ko si Tabos po ay wala tayong tinatanggap na ganyan. So sana po ay yung mga pangako po natin na tatapusin po natin ang ating two-story barangay hall sapagkat hindi po need sa ating kalaman na ating mga constituents sa Barangay Pimbalayan. Sadong interesado na po na sila po ay mag-uopisina na at masimula na po na ma-open itong ating two-story barangay hall. So, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng aking mga constituents dito po sa Barangay Pimbalayan. Lagi po tayong magdasal. Maging panatag po ang ating mga kalooban. Magsusuot po tayo ng face mask sa paglabas po natin sa ating mga tahanan sapagkat hindi po biro
na hindi po natin nakikita ang ating kalaban, kung kaya't sumunod lamang po tayo sa ating health protocol, sapagkat yun po ang nakakabuti po sa ating lahat. Yun po ang gusto kong advokasya sa lahat po ng aking mga barangay constituent na sila po ay makikipagtulungan sa ating mga barangay officials. So, napakagandang umaga po kasama ang Gennard at salamat po sa pagkakataon pag-interview po sa atin. Okay. Maraming salamat, Honorable Barangay Captain ng Barangay Pimbalayan Kandato. Oras sa buong Pilipinas, alas 8:18 na po ng umaga. At sa lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nakikinig dyan sa may vulcanizing ni Kuya Dan or ni Paring Dan vulcanizing, pwede po ninyong pasyalan kung gusto po ninyong magpa-change oil, magpa-change tire, magpa-change ng battery, magpa-repair ng under chassis. Welcome na welcome po kayo ang Dan Vulcanizing ay matatagpuan sa Alunan National Highway going to Coronadal sa harap mismo ng Security Bank. Okay. Nananawagan kami kila Kapitan Kandato at PNP. Okay, tapos na po, sir. Sir, alam po ba na kapabalayan sino po ang sir at po? Okay. Ha? At maganda talaga siya magsalita, maliwanag pa sa sikat ng araw. Good morning. Maraming salamat. Okay. Bigyan natin ng pagkakataon, ha? Subukan natin si Honorable Barangay Captain ng Barangay Katitisa. Parang mayroon silang ipinalabas, no? Kung nakikinig ngayon. Subukan natin, ha, kung Katitisan Kapitan, okay? Mm-hmm. Subukan po natin na mapagbigyan at you do not ay have enough load in your account to make this call. Magreload at mag-register sa promos para ay nako. Sorry, sabi man ng cellphone ko. Bigyan ko sana ng pagkakataon kasi parang may nabasa ako sa mga social media na mayroong ipinalabas ang kanang barangay council ng Katitisan. Kap, baka pwede mo akong matawagan? Ah, barangay kapitan ng Katitisan, wala akong load eh. Baka pwede mo akong matawagan na hindi pala ito kasali sa smart ang kwan ko. Ang pwede kong itawag sa kwan? Sayang ba? Sige lang. Ang barangay Palumbe. Honorable Kapitan Balaba. Ang programang Tinig ng Bayan para po sa inyo ay bukas at handa pong makinig sa inyo pong mga isyu. Handa po ang programang Tinig ng Bayan at ng Radyo ni Juan. Napakinggan po kayo kung ano po ang inyong side, kung ano po ang inyo pong panig sa mga isyu na inaipupukol sa inyo ng isa pong programang komentary. Para sa ganon, magiging balanse ang ating gagawin. Welcome po kayo. Bukas, inaanyayahan ko po kayo sa programang Tinig ng Bayan, alas 7 hanggang alas 8:30. Welcome po kayo na sumagot live mula dito sa ating himpilan, live mula dito sa 88.3 Radyo ni Juan, upang sa ganon ay masagot ninyo ang mga aligasyon sa inyo, Kapitan. Dahil gusto po natin at matapos na ang mga isyu na naibabato sa inyo para makuha, makapagpaliwanag kayo, Kapitan Balaba ng Barangay Palumbe. Huwag po kayong wala-walaan dyan. Kung totoo o hindi ang mga aligasyon sa inyo, tinatanong lang naman namin, Kapitan.
Ha? Ipakita po ninyo ang side po ninyo. Hindi po tayo magiging one-sided sa inyo. Balansihin po natin, balabalansihin ko po kayo para malaman ng inyong mga kabarangay. Pero, kung hindi naman po kayo sasagot sa inyong mga issue, kayo po ang bahala. Nire-respeto ko po kayo kung ano ang inyong panig, kung ano pagdala ninyo sa inyong mga isyo dyan sa inyo pong barangay. Ah? Magkaiba po ang programa namin ni Kasamang Eric. Nasa sa inyo na rin po. Kung magbibigay kayo ng inyong side, nasa sa inyo. Kung hindi, nasa sa inyo naman. Pero, tinitiyak po ba ninyo na ang lahat ng aligasyon sa inyo ni Kasamang Eric ay walang katotohanan? Kayo na lamang po ang humusga, mga taga-barangay. Hindi na po. Basta ako, welcome kayo bukas ng umaga. Kung hindi po ninyo gustong tumawag, bukas ng umaga, inahamon ko po kayo, Barangay Kapitan ng Barangay Palumbe. Welcome kayong makipag-sit-in sa akin. Lahat ng isyo ay ipapasagot ko sa inyo. Para naman mabigyan ko kayo ng panig ninyo. Mabigyan ko kayo ng side ninyo. Pero kung wala, ayaw ninyo, adi, wala akong magawa dyan. Barangay Katitisan, bukas din siguro. Kaya kung may kwan sana, oh. Ah? Kung nakikinig sana si Barangay Kapitan, may tatanungin kwan din sana. Pero sige lang. Tama yan, sir. Lahat ng Barangay Kapitan nang tanungin mo, sir, para malaman ng taong bayan. Okay. Eh, dipindi naman po yan sa kanila. Welcome naman po tayo, eh. Welcome naman po sila. Eh, nasa kanila lang kung ayaw nila o hindi. Pero sige lang, mga kababayan. Pipilitin din natin bukas kasi nakita ko sa mga, may mga lumabas sa social media, ang barangay, sige lang, ipapakuan natin sa inyo, kahit ang kaping kong mga kababayan. Ha? Diyan sa Matsumpong, kumusta kayo diyan? Kumusta kayo diyan sa Barangay Matsumpong? Walang tahimik ang Barangay Matsumpong ngayon. Ha? Aha? Tahimik na tahimik ang Barangay Matsumpong, eh. Ibig sabihin, medyo manageable siguro ang kanila dyan. Pero pasalamat tayo, ha, sa mga barangay official ng Barangay Matsumpong. Talagang kapag no movement Sunday, talagang lockdown. Oh. Eh, kayo, kung mayroon kayong kwan dyan, eh, sa ngayon, wala pa tahimik, eh. Tahimik ang Barangay Matsumpong. Walang issue, ha? Maliban lang sa dike, eh, tubig yun, eh. Hindi mo man pwedeng sabihin, ipabintang mo yan kay Kapitan. Hindi yan, eh. At saka hindi lang man yan si Kapitan ang namuroblema dyan. Pati si Mayor namuroblema dyan. Ha? Pati ang ating provincial government namuroblema dyan. Ang problema, hindi naman nila problema yan. Kasi problema naman ng South Cotabato. Doon man nanggagaling ang tubig natin. Tama man, doon man nanggagaling ang tubig natin. So wala tayong kahit anong gawin natin dito sa baba. Kung doon naman sa South Cotabato ay nag-aayos pa sila, adi wala din. Marami pong salamat sa inyo pong pagkakataon. Bukas, Kapitan Balaba, hihintayin kita sa aking pong programa. Nananawagan ako sa inyo. Sa inyo na po ang katugunan kung kayo po ay pupunta o hindi. Marami pong salamat at magandang umaga, South Central Mindanao.
at inyong napakinggan ang programang Tinig ng Bayan. Mga isyung lokal ngayong umaga. Muli bukas, muli po ninyong tutukan ang programang Tinig ng Bayan sa oras ng alas 7 at alas 8 ng umaga. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig sa programang Tinig ng Bayan ni kasamang Jenard Angeles. Dito lamang yan sa 88.3 Radyo Niwan, Tacoron City. The views, opinions, and conclusion expressed